Okay. Wala pa rin patid ang aktibidad ng mga nagnanais tumakbo sa pagka-bisi o sa pagka-presidente sa election 2022. Ang mga payag nila sa ilang mga mahalagang mga issue ay tinutukoy. Ayan o, tingnan niyo yung mga comment. Ang dami nagsasabi dyan. To be honest, ayoko na. Diba? Bakit to? Simple lang yan, mga sir, mga madam. Ha? Okay. Lynn Ancheta. Eto lang, bibigyan ko kayo ng isang matinding malupit na malupit. Tanungin ko nga ako kayo. Itaas nyo nga. Sino ho dito? Kayo na lang ho, ha? Sumagot kayo. Sino ho dito ang sinuportahan nyo si Pangulong Duterte dahil kay Mayor Sara Duterte? Tanungin ko ho kayo. Sige nga ho. Sino dito? Ulitin ko ha yung tanong. Ha? Ako! Sagwid nyo kung ako, ha? Sino dito ang sinuportahan mo si Rodrigo Duterte noong 2016 because of Mayor Sara Duterte? Sagot po kayo. Meron? SGD Mara, ay, true, salamat po. Meron? Wala. Diba? Honestly, yung totoo. Baliktarin natin yung tanong. Sino dito ang sinuportahan nyo si Mayor Sara Duterte dahil kay Rodrigo Duterte? Taas naman yung kamay nyo ngayon. Ako! Diba? Ulitin ko naman yung tanong. Sino dito ang sinuportahan nyo si Mayor Sara Duterte dahil anak siya ni Rodrigo Duterte? Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, I have nothing against Mayor Sara Duterte. But the people around him na inaaway ninyo si Pangulong Duterte at dahil sa ginagawa ninyo, nababawasan ng boto si Madam Mayor Sara Duterte. It's sad to say, don't do it. Why? Maniwala kayo. Masakit pero baka may makalusot na iba. Ayan, natingnan nyo na yung mga komento. Hindi ako nagsasabi niyan. Pakibasa na lang po yung mga komento. Okay? Ayaw na ho magsabi. Tuloy. Nina Sandra Ginaldo, Bernadette Reyes at Ian Cruz. Pero ulitin ko ha, I will support Mayor Sara Duterte. Okay? Nasa Malabon City kanina ang presidential aspirant na si Senador Bongo para pasinayaan ang Malasakit Center sa San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon City. Kasama ni Go ang TV host na si Willie Revillame. Ang pinagsama-samang ahensya ng gobyerno sa isang buong magre-resulta na raw ng mas mabilis na transaksyon ng mga mahihirap sa tulong para sa medical and hospital assistance. Bilang presidential aspirant na pumasok sa karera dahil sa substitution, wala pa raw katandem na vice presidential candidate si Go, pero bukas daw siyang makapareha si Mayor Inday Sara Duterte. Mabuti na nga lang daw at hindi na tumakbong vice-presidente ang Pangulo. Magkakasakitan po kung tumakbo si Pangulong Duterte bilang vice-president. Hindi po ako sumasang-ayon doon na merong tatakbong vice-president against Mayor Inday Sara. Dahil mahal ko po si Pangulong Duterte, ayaw ko magkasakitan, mahal ko rin po ang pamilya. Matapos si endorso ng Partido Federal ng Pilipinas si Davao City Mayor Sara Duterte bilang running mate ni dating Senador Bongbong Marcos, hindi pa rin daw tinatanggap ng mayora ang endorsement ayon sa tagapagsalita ng dating senador. Medyo na-delay na ho ito ha. Tinanggap na ho ni Madam Mayora Sara Duterte. Gigi, salamat po. Thank you very much. Ayon sa kanyang partido, inihahanda na rin ni Marcos ang kanilang senatorial lineup na posibleng ilabas ngayon linggong ito. Kaya tulutan siya mamili ng kanyang katuwang na vice presidential candidate niya
at kung sino po magiging kasama niya sa lineup ng senatorial slate na yun. So, kung ano man magiging desisyon niya, ay aming respetuhin. Sandali. Ito. Rogelio Catriz. Babasahin ko lang, ha? Ay, naku, tinanggal ninyo. Ayan. Ayan. Sabi niya dito ni Rogelio Catriz, kung may tanso, ikaw ay tinga. Hindi mo ba alam na apektado si Mocha sa ginagawa mo, Banat Boy? Rogelio Catriz. Kung ganyan ang iyong pananaw, masyado kang mababaw at ina-underestimate mo si Mocha at ako. Okay? Malinaw. Hindi kami power-hungry na tao. Nakakapit lang kami dahil gusto namin manalo. Excuse me po. Ay, nako po. Hindi nyo kami kilala. Our life here on earth is temporary. I'm telling you. Tuloy. Buyon. Ang partido ni Mayor Sara na lakas CMD, kasalukuyan ding tinatapos ang kanilang senatorial lineup. Ayon sa presidente ng partido na si Majority Floor Leader Martin Romualdez, karangalan niya na inominate si Pangulong Duterte para mapasama sa listahan ng kanilang senatorial candidates. Nagpasa naman ng resolusyon ang PDP Laban Cusi faction na nagpapahayag ng suporta kina Senador Bongo for President at Pangulong Duterte for Senator. Geraldine Paras, basta ba na ba'y solid DDS ako? Marami ang makakahinga na ng mas maluwag. Ngayong hindi na mandatory o hindi na sapilitan. Parang tuwan-tuwa si Madam Mel. Ako din, tuwan-tuwa din po ako, ha? Face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, pababa kabilang ang Metro Manila. Pero kasabay niya ng pakiusap ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na higpitan ang paglabas ng mga kabataan para iwas hawaan. Despacita the hair doctor. Okay, makinig ka. Sabi niya, mukhang ikaw sumisira kay Inday Sara. Etong channel na ito, mga 10,000 times ko nang sasabihin sa inyo mga walang... Ayoko talaga sabihin walang utak pero... Huwag na nga sabihin yun. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na itong channel na ito ay i-discuss ang lahat ng bagay. Lahat. Mapa-pro, mapa-antay, lahat. Ulitin ko, ano ibig sabihin ng lahat sa Ingles? All. Sana all. Ha? Okay. Ito nga eh, tandem ni Marcos ang topic natin eh. Bakit ko diniscuss? Eh di sana, inignore ko na lang yan. Bakit ko diniscuss? Eh kasi lahat, maging pabor sa mga nangyayari o hindi, mapaging pabor sa opinion ko o hindi, i-discuss ko. Yan o tayo. Dahil tandaan ninyo, ang mga politiko in the future mawawala, pero ang katotohanan mareretain yan. Kaya huwag nyo akong dinidikta na sinisira mo, hindi. Yan ang balita, eh. Anong gagawin ko? Ha? Nagalit nyo ako eh. Basta ako i-discuss ko kung anong katotohanan yun ng news. Yun ng news, anong gagawin ko? Baguhin yung news. Hindi ako bias na katulad ng mga vlogger na gusto ninyo na kung ano lang yung pabor sa inyo, yun lang ang i-discuss nyo. Hindi ako ganun. Ibahin nyo ako doon sa iba na dinidiscuss lang kung ano yung pabor sa kanila. Ang puso mo. Hindi. Ang puso ko. Para lang sa'yo. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. They to agree with us to make it short. Ayun na naman yung iba. Hinay ka lang ba, Nat Bay? Huwag kang galit. Hindi, huwag ako galit. Ano lang, style lang ko yun, ha? Decision ko is, okay, tanggalin na ninyo yung mask, yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield, but not the mask. Yung mask will forever... Sabi nga nito, sa lahat ng live mo, ito ang pinakakalma ka. Remain. And it will be part of our day-to-day part of what? Safety measure. Sa anunsyong ito, natuldukan ang matagal nang inirereklamo at binabatikos sa polisiya na pagsusot ng face shield sa bansa.
sa bagong alituntunin, magiging voluntaryo na lang ang pagsusot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1, 2 at 3. Pero mandatory pa rin ang pagsusot ito sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 5 at mga lugar na may granular lockdown, pati sa mga medical at quarantine facilities. Sa lugar na nasa ilalim ng alert level 4, nasa desisyon ng LGU o mga pribadong establishment kung i-re-require ito. Pero tila may nakaambana namang muling paglimita sa paggalaw ng mga kabataan, partikular ang mga edad 11 pababa na wala pa. Ang cute ng mga, alam mo, sorry na miss ko yung mga bata sa ano, sa mga mall. Na, di ba dati yung may mga naglalaro mga bata sa mall, di ba? Yung umiiyak, pag hindi na natupad yung gusto nila, nakakamiss pala yun, ano? Mga aprobadong bakuna. Nabalitaan kasi ng Pangulo ang kaso ng 2 taong gulang na bata nagpositibo sa COVID at maaaring nahawa. Pero dahil kasi alam mo, ako yung totoo naman ha, sa totoo lang ha, hindi naman din ako pabor sa mga bata. Okay na sa akin yung teenager, okay yan. Sabihin, teenager, sabihin ng teenager, 12, teen. Ay, bale. 12, teen. Mga teenager, ibig sabihin ano yun, 13, yan, 14. 15, di ba? 16, yan ang mga teenager. Okay na tayo sa 13. Pero yung mga pababa, wag muna sana. Sana lang ha. Sa pagpasyal sa mall. I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Certainly, we cannot allow those below 12 years old. Ala, ito si Liz Anib. Yung mga, bakit yung mga ano, yung mga tanso, lagi lahat sila walang ano, no? Wala silang muka. Bakit? Ha? Kung hindi naman muka nila, walang muka. Cartoons. Sabi nito, kala ko ba DDS ka, pero bakit parang DGS ka? Die Hard Go Supporter. Duterte pa rin si Sara, pero sinisiraan mo na kasi hindi siya pumabor kay Bongo. Ha? Ang DDS nagsimula kay Rodrigo Roa Duterte. Hey, dingo. Ang DDS nagsimula kay Roa Rodrigo Roa Duterte. Ha? Hindi ko sinisiraan si Mayor Sara Duterte. We are just discussing what we are seeing in the news. Hey, dingo. Kaya nga anong sinabi ko, paulit-ulit. Anong sinabi ko kanina? Hindi mo maalala. Ang sinabi ko kanina, sana yung mga nakapaligid kay Mayor Sara Duterte kesa na tinuturuan na palaban ang gagawin niya sa kanyang tatay o kay Senator Go, ay wag na lang. Kasi remember, whether you like it or not. Okay? Paulit-ulit na. Ay, bakit ulitin ko na naman? Wag ko nang ulitin. Para sa isang tao, ulitin mo na naman kasi banat. May mapagpatol ka din. Yan ang ngayon, no? Ba? Kasi minsan yung ibang, hindi, pasensya na mga banateros. Yung iba kasi medyo mahina talaga yung kukote. Ulitin ko, ito ang payo ko sa mga taong nakapaligid kay Mayor Sara Duterte. Boss, chill lang, yami tayo. Ay, thank you very much, Lucky Montero, ah. I love you. Hindi, ito ah, yung mga nakapaligid kay Mayor Sara Duterte, huwag niyong pagsasabungin yung mag-ama. Kasi whether you like it or not, people who love Sara Duterte, it's because one factor, it's because they love the president. Ang ginagawa ninyo, pinagsasabong nyo, yung ginagawa ng mga speech ni Mayor Sara, eh may parinig siya, may mga ganun siyang atake, na hindi ho nakakadulot ng maganda kay Mayor Sara. Yun ang pinapayo ko nga sa kanila. Dahil ako, ayokong matalo si Mayor Sara Duterte dahil mapapahiya ho yung tatay. Gusto ko siyang manalo dahil kay Pangulong Duterte. Ngayon, kayo mga nakapaligid sa kanya, gusto ninyo paringgan ng paringgan yung tatay porket inaway nung tatay si BBM. Napaka-obvious nung speech niya kung sino gumawa eh. Ina-atake niyo yung tatay. Mali kayo dyan.
Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ina-atake nyo yung tatay, pinapa-atake nyo doon sa anak. Ang sama na ugali nyo. Ingat ka about sa issue about dyan sa Associate Justice na yan. Again, uulit-ulitin ko, ha, Madam Amy, wala akong alam dyan. Sinabi ko lang yan, kinwento ng isa kong kaibigang abogado. Sabi niya, ganito ito eh. Yan ang istorya niyan. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo dyan? Ano kayo? Ulit-ulit. Biro lang po, biro lang po. Kalma lang ako, kalma, kalma. Ano, ito. Sabi ni Narmi Ann, panoorin mo lang ulit tong live mo. Barat bay, totoong sinasabi nila na sisira mo si Inday. Di ba pwedeng may panindigan lang siya tulad ng ama niya? Oo nga! Oh, ibubundo mo na di siya gumagalang sa ama. Wala akong sinabing hindi siya gumagalang sa ama. Saan mo na? Sige, pakirewind. Saan ko sinabing hindi ginagalang ni Mayor Sara Duterte yung tatay niya? Ang kulit! Ang kulit niyo! Para kayong jowang makulit! Text ng text! Ang kulit talaga eh! Ang sabi ko nga, hindi nga siya eh! Yung mga nakapaligid nga eh! Paulit-ulit! Hina ng utak! Di ba? Oh, talay. For those getting were still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places. Ikalawa linggo pa lang na alert level 2 kung saan pinapayagan ng mga bata makalabas matapos ang halos 2 taong pagkakakulong sa bahay. Paglilinaw ng palasyo, mungkahi ito ng Pangulo at dapat iayon sa sitwasyon ng bawat lugar. Gosara naman talaga ako eh! Ebaw niya, gosar! Ewan ko, ang dami niyo yung diktador talaga. Makadiktador kayo. Ang panawagan ni Pangulo ay very clearly, no, for LGUs to consider. So dito sa phase 4 ng ating national action plan against COVID-19, kung mapansin po natin, mas binibigyan din po natin ang mga local government units ng wider latitude and discretion at mas in-empower natin ang mga LGUs natin sa pagpili ng kanilang kailangan gawin. Inanunsyo naman ng Pangulo na si Cabinet Secretary Carlo Nograles na magiging kapalit ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque na kumandidato na bilang senador. Tila dinipensahan naman ng Pangulo ang patuloy na pagdalo ng presidential aspirant na si Senador Bongo sa kanyang Talk to the People. Ahanap nga ako ng kulay pink na ano, no? Na t-shirt, di ba? Kasi yung sinasabi nilang pinklawan na yung si Banat by pinklawan, babaw nyo? Kasunod ito ng mga banat ng retired general at ngayon presidential aspirant na si Pamato talaga, oo. Antonio Parlade Jr. na masyado manong naiimpluensyahan ni Go ang mga desisyon ng Pangulo. Kailangan ko si Bong actually. Hindi sa lahat. Because Bong is the chairperson sa Senate Committee on Health and Demography. Health kanya eh. So mabuti lang siya nandito. But he does not kunti. ito pa. Repa TV. Obvious nga kasi si Banat Bay na si Cayetano Bus. Asa si Cayetano sa eksena? Asaan? Paano siya makikinabang? Sige nga ho. Anong eksena ho? Saan ho siyang parte makikinabang dito sa mga to? RJ Fitness TV, ang pinag-usapan dito yung mga issue lang at mga lumalabas ng balita, hindi paninira. At oo nga, wala, mahina talaga yung kukote yung mga yan eh. Roll anybody. Alam mo eh, sa totoo lang ha, yung mga tanso na ang hilig pinipilit si Cayetano. Ay, si Cayetano yan eh. Pag wala na silang argument, si Cayetano kasi yan eh. Pag hindi na matarok ng utak nila, si Cayetano yan eh. Pag hindi nila maintindihan yung sinasabi ni Banat Bay, si Cayetano yan eh. Hindi. Si Cayetano. Pagka medyo napapayaan sila, si Cayetano yan. He does not control me.
He is here to do his duty. Ngayong araw, sinagot yan ni Go. Wala pong nagko-control kay Pangulong Duterte. Hindi po yan magiging pangulo ng ating bansa kung merong nagko-control. Okay, ulit na yan eh. Ito. Ito, ha? Para malinaw lang, oh. Okay. Goodbye na sa face shield ang mga lugar na nasa alert level 1 hanggang 3. Josie Segovia, by watching from Calgary, Canada with my husband Joey Balasta. Go, Sarah, for continuous progress of the Philippines. God bless us all. Thank you very much. Sa wakas, pwede nang lumabas nang walang face shield. Voluntary na lang ang pagsusuot niyan sa mga lugar na nasa alert levels 1 grabe to 3. To. Kapag talaga level 4 ako dito. Naman, nakadepende sa utos ng LGU. At kapag level 5, mandatory ang face shield. Required din kapag nasa medical at quarantine facility. Sa pagtatanggal ng face shield, maraming nakahinga ng maluwag. Pati bulsa, nakahinga rin. Yun. Gaya ni Jesus de Leon, nakasama sa budget ang face shield. Siyempre, ano rin, kasi ako, may anak ako. Pambili ko na ng diaper, minsan binibili ko pa ng face shield. Siyempre, mabigat din siya. Tapon na, lalo na yung mga hindi na mapakinabangal. Pero ang mga nagtitinda naman ng face shield, dismayado. Malulugi ko kami. Pero wala naman tayo magagawa dyan dahil utos ng Pangulo yan eh. Kaya sumusunod na lang tayo. Yung mga gusto na lang bumili, yun na lang po yung makukuha namin. Ililimit ko lang itong pagbili ko na lang. Konti-konti na lang para matuloy lang negosyo. Dagdag benta lang. Ngayong hindi required ang face shield, ano nang mangyayari sa mga plastic na yan? Pakiusap ng ilang grupo, huwag namang itapon kung maganda pa ang kalidad. Dagdag pollution daw ito. How do you handle it? No way, because plastic of such kind are untreatable. It is not biodegradable. It stays in our environment for 500 years. Pero ang isang barangay, i-recycle ang mga face shield. Para hindi makadagdag sa basura, ang mga gamit na face shield sa mga residente ng barangay Holy Spirit ay dinadaan dito sa shredder para gilingin. Matapos ang proseso, nadudurog parang ganito. Ito ngayon yung hinahalo sa mga semento para makagawa naman ng brick tulad nito. Bukod sa brick, meron ding pamaypay at paru-parong dekorasyon na gawa sa bago at donated na face shield. Nire-require ni Kapitan ang mga empleyado niyang mag-recycle. Natuturoan mo pa silang gumawa ng ibang produkto, gawa nga sa basura. Kung maging libangan mo yan, magiging pera pa. If they want to convert it into parols, to rotot, and all that stuff, no, disinfect lang. Because those using face shields, it's not coming from hospital. These are not hospital waste. These are technically not infectious waste. It has a potential to be infectious, pero all you need to do is to treat it. No? Treat it, set it aside for a couple of days. Pinag-aaralan naman ng DNR ang pagkikipag-ugnayan sa mga co-processing plants para magamit ang face shield sa ilalim ng waste to energy. I-advocate namin yung paggamit ng co-processing. So ito yung gagawin nilang parang alternative sa mga fuel at yung gagamit nila yung mga plastic. Pero giit ng ilang environment groups na kakasama sa kalikasan at pagsusunog ng plastic. Ayon sa DNR, maglalabas sila ng sulat sa mga LGU para ilista kung saan pwedeng dalhin ang mga gamit na face shield at medical waste. Ilalatag din nila ang tamang pagkolekta at pagtapon ng mga medical waste. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.